Kaya kayo napadpad dito sa channel is because of my thumbnail, which is Mabilis Cash, at ang dami-dami nating pag-uusapan about Mabilis Cash. Kung bago ba yung number mo, maa-approve ka ba after ilang beses ka nang ma-reject? At ang dami na sa inyo na rin yung makaka-agree when I say na medyo may pagka-traidor siya, guys. Mare-reject na lang ng bigla. Sayang be, kung hindi ka ma-approve. Kasi legit siya eh. Registered po siya in the Securities and Exchange Commission. So keep watching, mga guys and gals, and learn more about Mabilis Cash. Everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito sa channel ko, ini-expose natin ang lahat ng amoy ng mga loan apps, mapalegit man o hindi. So for today's video, pag-usapan natin itong si Mabilis Cash. And by the way, this video is not sponsored. It's based on my personal experience because ilang beses ko na itong na-try at na-reject na rin ako, guys. Don't worry, parehas tayo. Kung nagpalit ka ba ng SIM, bago ba number or bago ba yung cellphone mo, ma-approve kaya? Isa dyan, na nagsabi na kung palagi ka daw reject, baka it's time na magpalit ng SIM or gumamit na ng bagong cell. Sinubukan ko yung Turing yan, guys. Pero, that aside, kung kayo naghahanap ng pambili ng bagong cellphone, you might wanna check my previous vlog, which is Shopee Pay, later extra. Baka makatulong yan sa inyo kung kayo ay naghahanap additional budget for a new cellphone. Kung kasi Mabilis Cash, sayang, guys, because under po siya sa Kay Mali Lending Corporation. Kabilang doon sa recorded online lending platforms na nasa website ni SEC. So legit po si Mabilis Cash. At yung loan app na to ay nagpapautang ng up to 40,000 pesos. That is, kung hindi ka marireject. To begin with, meron po siyang terms na 2 terms or bali 50 days apart. So that's 1 month. And meron din siyang terms like 3 terms or 4 terms, which is 2 months. At may iba sa inyo na nakaka-up to 4 months na. Di ba? Masaya. Mataas din yung credit limit mo as time goes by kung good payer ka until bigla ka na lang niyang i-reject. So I am sorry to say this, but based on my personal experience, medyo traidor siya. Sabi niya na after 30 days daw, maaari kang mag-apply ulit. Pero it's been months, weeks. So many days, review failed pa rin ako. And the only thing I see in my account is increase limit. Medyo skeptic ako dito kasi when you click increase limit, hihingi po siya ng mobile authentication na kung Globe, okay lang, magpapadala siya ng OTP. Pero kung smart ka naman, hihingi niya yung login mo sa app. I'm not comfortable giving my login sa mga loan apps like this. Kahit na legit man siya. GCash transactions mo. Pero gusto niyo yung PDF, ha? Also, hihingi din siya ng credit limit mo sa ibang loan apps. And dapat, kukunan mo ng video, nakita-kita yung number. Nakakapraning yung mga ganyan, mga best. At also, pwede ka rin gumamit ng SSS na authentication. Pero kailangan, i-share mo rin yung password mo sa SSS. May forget password option pa siya. I don't feel safe. Siguro yung pinaka-okay dito is that kung may PRC ka, total, pipicturan mo lang naman yung ID. Pero nasa inyo pa rin, hindi ko sinasabing okay yan. Depende yan sa feelings nyo. And baka magbigay-bigay ako doon ng login kung baka hindi naman ako ma-approve. Kaya guys, nag-decide ako na mag-try. Another cellphone and another number. Don't worry guys, naka-registered pa rin sa akin yung number. Palagi ka na lang reject. Gumamit ka daw ng ibang SIM. How true! Kaya ayun guys, dinownload ko si Mabilis Cash. It's like starting from scratch. Feeling ko kasi pag na-reject ka kay Mabilis Cash, hindi ka na makakabalik. It's the best time for me to test kung totoo ba yung Turing yon. Permission sa camera, device, location, calendar, SMS. So pag-click mo ng next, so inaalaw mo siya sa permission. Alam nyo na yan mga guys, familiar na kayo dyan. Pipindutin mo yung send OTP para magpadala ng verification code. At least yung verification code ay namang gagaling mismo sa kay Mabilis Cash. So i-click mo yung next and by tapping next, nag-agree ka sa terms and conditions niya. I'm sorry. Sorry, my friend, that's a reality. Bibigay mo syempre yung first name, yung last name, male, female, date of birth, education level, and residential address. So, I gave the same info. And then, magsi-selfie ka. And may instructions po, susundin mo lang yan para makapagpatuloy. And then, syempre, hihingi po siya ng permission na magamit yung camera mo, diba? Hihingi siya ng at least isa lang yung contacts na hihingi niya sa'yo. O, diba? Mas maganda nga yung ganyan. Hihingi na siya ng work information, job type, payroll, period, payday, total monthly income, stuff like that. And hihingi po siya ng ID. Siyempre, lahat sila ganon. So, yung mga IDs na tinatanggap niya is PRC, yung mga high credit. Bali, yung mga recommended ID types, PRC, SSS, UMID, Postal ID,
and other ID types or passport, driver's license, national ID, and TIN ID. This time, yung binigay ko yung SSS ko, eh, sabing recommended eh. So, dun sa dating akong account, driver's license yung binigay ko, yung ni-reject. Credit is being calculated. Oh, ayan. Tapos nag-bind pa ako ng phone number. And I found out, mga guys, na hindi mo pwedeng gamitin yung isa mo na na-bind mo na dun sa kabila. Dapat magbigay ka ng panibagong e-wallet dito. Binigay ko yung GrabPay ko. The same number. Pero at least GrabPay yun eh. And meron po siyang note. Are you sure to use this account to receive money? The responsibility for payment failure due to account issues shall be borne by yourself. So kung naligaw yung pera, wala silang pakialam mga bes. Kasalanan mo yan. At least that's how I understand it. So i-click mo yung confirm kung sigurado ka na tama yung number. Paasa. Pinaasa niya ako sa 1.5 guys. Dati yung offer niya 5,000, ngayon 1,500. So, ayun nga, sa 1,500, then meron siyang 445 kung 4 terms. And then kung 3 terms, 573. And kung 2 terms, or bali 1 month, is 832. So, okay na rin, considering that it is a non-collateral loan na na-applyan online, then this interest is acceptable. Anyway, so i-click mo yung confirm kung sang ayon ka doon and i-click mo yung withdraw. And yun nga, pinapalabas yun sa 1,500. Yung total mong bayaran after the 2 terms or after 1 month is 1,664. I think it's okay. But what is not okay is under review and then eventually nag-fail. Reject pa rin guys. So para sa akin, hindi totoo na it's as simple as getting a new number or getting a new phone para ma-approve ka sa isang loan app. Kasi pag reject ka talaga. Malay mo, this loan app has access to our credit history or siguro na red flag na tayo. So, para sa akin, kwentong barbero yan. Baka totoo, pero baka hindi. Baka paasa lang. Baka gumastos ka lang ng bagong SIM card, gumastos ka lang ng bagong phone, i-reject ka pa rin. Pero guys, take this with a grain of salt. Nasa inyo yan. You take the risk if you want to. But then of course, for sure, mautak naman tong system nila. Na kung alam nila na red flag ka talaga. Kasi nga naman, gumamit ka ng ibang ID, di ba? Dapat totoo yung binibigay nating information para mas okay. Para mas okay. So, unfortunately, review failed. And then again, meron po siyang suggestion na to increase my... Hindi nga ako ma-approve sa 1.5, tapos magpapa-increase pa ako sa 40K. So, I think na if you give these other things, pwede ka ma-approve, pwede ka ma-increase yung limit mo. I don't feel comfortable na ibigay yung mga bagay-bagay na yon. Most especially yung login sa smart app ko, yung login sa SSS ko. Excuse me, ayoko ng ganyan. My gosh. So, I decided, mga best, na magpa-delete po ng account. Meron po siyang delete option, pero ang arte niya ha. Magpapa-delete na nga lang, pero maghihingi pa ng ID. Dapat magsi-selfie ka ng ID na ginamit mo sa pag-apply para maka-push through ka ng request to delete. So, meron siyang time frame, hindi pumatik na nadi-delete yung info mo. Kailangan mong hintayin yan. Pero para sa akin, it's not worth the hassle, my gosh. At para sa akin, pag na-reject ka dito kay Mabilis Cash, kahit na feeling mo good payer ka, then wala nang, hindi ka na makakabalik pa. That's what I feel. That is why I am sorry, Mabilis Cash, but I do agree with other people na nagsasabing traidor yung app na to. But opinion ko yan, meron ding iba nagsasabi na okay siya and for us, and if it is okay para sa inyo, then good for you. And unfortunately, hindi po naging maganda yung experience ko dito kay Mabilis Cash and hindi po ako komportable sa naghihingi ng SSS na mga ganun. Ang dami-dami po natin dapat kinoconsider kapag tayo ay uutang or magbibigay ng information sa ganitong mga loan apps. So, at least na lang, rehistrado po siya para kung pasaway siya, pwede natin siyang i-report sa SEC. But I hope hindi po siya pasaway kasi installments up to 40,000 pesos. So, okay na rin yun, di ba? So, I hope meron kayo natutunan sa vlog na to. And that's what I think. That's my opinion. I'll see you on my next vlog.